pang jumpstart. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at serbisyo publiko sa bawat kapamilya. We are grateful. At wala ko sa mapagpalang kamay. Ito po ang nag-iisang teleradyo. Balita ngayon! Suspindido ang pasok sa lahat ng antas sa San Juan City, Muntinlupa at ilang mga lalawigan. Sa inilabas na pahayag ni Mayor Francis Zamora, nagdesisyon ang lokal na pamahalaang kanselahin ang online classes sa pampubliko at pribadong paaralan dahil nasa ilalim ng Signal No. 2 ngayon ang Metro Manila, bunsod ng Bagyong Julina. Sinuspindi rin ng Muntinlupa Mayor Jaime Frisnedi ang classes sa tertiary level, private at public. Kanselado na rin ang pasok sa lahat ng antas sa buong lalawigan ng Cavite, Batangas, Quezon at Laguna. Kasabay ng extension ng Modified Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila, pinalawig din ang libreng sakay para sa mga bakunadong authorized person outside of residence o apor sa MRT3 at LRT2 hanggang September 15. Ayon sa Department of Transportation, magagamit ang libreng sakay sa MRT3 mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Sa LRT2 naman, libre ang sakay mula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga at alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Kailangan lang magpakita ng Certificate of Employment kasama ng valid o government-issued ID o kaya naman PRC ID o company ID. Wala pa namang anunsyo ang pamunuan ng Philippine National Railways o PNR kung ma-extend din ang kanilang libreng sakay. Para sa iba pang mainit na balita, manatiling nakatutok sa teleradyo at sa aming website, Twitter at Facebook. Ako si Jackie Pascual. Balita ngayon! Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network. Mga balitang puputok pa lang sa maghapon, hahain. Mga isyong dikit sa taong bayan, tatalakay. Hinig ng sambayanan, pupulsuhan. Ang morning habit na inyong kagigiliwan, aarangkada na! On the spot! On the spot! At dahil Wednesday po ngayon, ay siyempre gusto po namin ni paring Danny na makumpleto po ang ating tambalan, ha? Oo. Isang araw, ako po ay lumisan muna habang si paring Danny naman ay nung nakaraang araw din, siya naman po ang may mahalaga at importanteng lakad. So ngayon, kumpleto na kami, ha? Nandito na kami pareho. Depende, ma? Yes, oo. Salamat kay Idol Alvin El Chico sa kanya walang sawang paghalili sa amin ni paring Danny kapag kami ay kailangang lumisan muna at sandali. Paring Danny. Oo, welcome back ha, paring Tony. Siyempre masaya 'no kahit ka wala ka, at least si ano si partner Alvin na masaya kasama rin at siyempre ang dami yung alam niya rin ng mga issue 'no, nasusundan yung mga issue na talaga naman lalo kaya hapon confused kami, lalo kami na confused na naman ngayon. Alam mo pala, bago tayo magsimula, paring Danny, kakamustahin ko lang. Kamusta panahon dyan sa kinaroroonan mo? Maliwanag ba? Maaliwalas ba? Maaliwalas. Oo, okay naman. Oo. Kasi maganda dito, naman paring Danny, panahon, napakainit. Maganda at mainit, no? Paring Danny, dito, naku, kagabi, walang umuulan. Ang malakas na buhos na pag-ulan. Ha? Talagang mahigit isang oras yun, natuloy-tuloy, yung lakas na buhos sa ulan. Ngayon, umuulan pa rin kasi ang inaasahang tatakakin no ng bagyong Julina. Oh, yung international name niya ay sige, ano ba? Quezon ba? Quezon. Oo, ito okay. ay naglandfall sa Batangas kanina at inaasahang tatahak ito ng direksyon ng hahagip sa Metro Manila, paring Danny. So, ito ang kalagayan ngayon dito sa Metro Manila, ha.
Bukod sa naka-signal number 2 ang Metro Manila, aba eh meron pang alert level 4 na sinasabi na ito naman ay patungkol sa kondisyon ng ating lugar sa COVID, no? So COVID, So dalawang bagay ang kailangang pero pero partner, ano ba 'yan? Ipapatupad kasi alam ko, 'di ba, kung merong granular lockdown eh. Pero 'di ba ay sinatampo isang tabi muna nila parang taking a backseat muna 'yan dahil nga hanggang September 15 na extend ng MECQ, 'di ba? Yes. Ang alert level 4, Baring Danny, ito ay patungkol dun sa ano eh, yung hospital utilization rate to, yung hospital utilization. Alam ko yung mga, yan ang bawas. So, nasa alert level 4, kaya ang mangyayari, medyo punuan na yung mga ospital. Tapos, eto nga, may parating pang bagyo, signal number 2. So, talagang hindi na magkanda o gaga ang mga tao, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Eh, kahit nga po na supposed to be, di ba? Ipapatupad na yung GCQ with alert level system. Eh, ipinagpaliban mo na nga ng pamahala dahil hindi pa nga daw na babalangkas yung mga guidelines, Paring Danny. Kaya nga, so, importante kasi ako nagulat din, di ba? Kaya, ang dami yung mga nag-prepare na nababalik sa GCQ, di ba, partner Tony? Kala nila, magbubukas na yung ibang mga tindahan, yung mga negosyo nila. And then, all of a sudden, nagkaroon ng pagbabago. Yun yung gano'n eh. Kakahapon, nag-aabang talaga kami ni, partner Alvin na sana meron ng announcement para at least, kung mag-grocery ka, at least makahanda ka na, di ba? Yung mga gano'n. Eh, kaya tuloy, siguro may mga, yun nga, like you said, no? May mga ilang lugar na akala nila magluluwag na, so pwede na sila magbukas. Pero, naudlot yon dahil lang sabi nga ng pamahalaan, saka na muna natin ipatupad kasi gagawa pa tayo ng guidelines. Alam mo kung minsan, Paring Danny, yun yung parang napupuna na ating mga kapamilya. Yung tila ura-urada, gagawa ng desisyon, tapos sasabihin, ganito ah, papatupad natin to ah. Sila pala mismo, hindi pa ready. Hindi pa nila alam kung ano yung gagawin. Kanina narinig ko yung paliwanag ni Charlie Galvez, no? Yung sabi niya, doon nila na-realize na talagang marami palang imobilize na tao pag granular lockdown. Ibig sabihin, expected naman yun. Sa Quezon City lang, napakarami palang mga 40 mahigit yata yung mga kalye, barangay na ipapatupad kasi Quezon City, malaki. So ibig sabihin, talaga you will require a lot of people to assemble, di ba? To guard that mga lockdown na yan, di ba? Yeah. Actually, nung nakaraang araw, nung kasama ko nga si Kuyang Alvin, El Chico, natanong namin nga kay Mayor Marcy Teodoro, may ano ba ang kahandaan ng mga LGU na ipatupad yung bagong quarantine system na yan, di ba? GCQ man with alert level. Inaamin din naman ni Mayor Marcy na may kahirapan nga naman yun. Kasi, di ba, parang logistics na kailangan mong i-mobilize para mabantayan mo yung mga lugar na ila-lockdown. Anyway, yun nga ang natin. Kulitan ngayon. Siguro, pwede mo na. Segue na. Yung kulitan question natin, mga kapamilya. Siguro yun nga naiisip ninyo na magmula pa kagabi. Ang sabi nga ng iba, parang laban bawi ba yung laro ngayon ng mga otoridad? Ito po ang kulitan question natin, mga kapamilya. Ano po ang inyong saloobin sa pabago-bagong status ng ating community quarantine? Okay lang naman yung pabago-bago kasi depende sa agos ng panahon. Pero yung biglang sasabihin na hindi mo na natin patutupad pero nakahanda na nga yung iba ng pagluluwag, medyo talagang yun, ha? Nakaka-stressful. Nakakabugnot sabi ng ibang tao. So, paano ulit yun? Paano ulit? After effect ba yan? Gulat. Si ating Karen Davila po yun. Halos hindi na po natin matunog dahil parang napaka-super, parang hypersonic yung tunog ng boses. Anyway, mga kapamilya, ipadala nyo po ang mga komento, mensahe, tanong o sesyon patungkol po sa ating kulitan question dito po sa Teleradyo Space, React Space, ang inyong mensahe, pangalan at lugar. Ipadala po yan sa 2366. Paring Danny.
Siyempre, pwede rin kayo mag-comment ha, sa aming live streaming sa Facebook at YouTube. Mga balitang pag-uusapan sa maghapon, ihahatid ng ating mga on-the-spotter. Alright, sige, simulan na natin ang pag-iikot sa ating mga on-the-spotter sa umagang ito. Mamaya na po tayo kukuha ng mga update patungkol po sa mga baha at bagyo. Ito muna, ha? Meron palang mga beneficiaryo, yung tinatawag na TUPAD program. Ano ba yung TUPAD program? Papaliwanag sa atin yan maya-maya. Ah, doon sa Quezon City District 2, nabukulan pala. Supposed to be, may maratanggap silang certain amount. Yan pala, bawas ha. Bawas yung nakuha nila. Naku po, may kumatkong pa. Malaman nga natin mula sa ating on-the-spotter si Zian Ambrosio. Unang-una, ano ba yung TUPAD program at bakit tila yung mga tatanggap dapat ng pera dito nabukulan pa? Good morning, Zian! Good morning, Tony and Sir Danny. Tama kayo, yung TUPAD program na yan, linawin ko, ay programa ng DOLE sa ilalim ng Bayanihan 1 para mabigyan ng trabaho ang mga naapektuhan ng pandemya. Ang kaso nga, marami ang sumausaw at nag-cut o nagkumuha ng kickback dyan sa TUPAD program na yan. So papaliwanag ko, dumagsa ang nasa mahigit 50 beneficiaryo sa Barangay Holy Spirit. Isa-isa nilang kinuna ng sworn statement ng mga tauhan ng Department of Labor and Employment. Matapos kumalat ang impormasyon na binawasan ng ilang coordinator ang pera ng kanila natatanggap mula sa TUPAD DOLE program. Ang TUPAD program nga ay programa ng DOLE sa ilalim ng Bayanihan 1 para mabigyan ng trabaho ang mga naapektuhan ng pandemya. Sa nakuha ang impormasyon ng barangay at ng DOLE kaugnay sa modus, ang mga coordinator ang siyang nakikipag-ugnayan sa mga recruiter. Ang recruiter naman ang siyang naghahanap ng mga beneficiaryo na kunwaring magtatrabaho bilang street sweeper na hindi naman totoong nagwawalis. Dahil ang ilalagay lang sa form ng DOLE ay ang pangalan ng beneficiaryo, pirma nito, at may photo op na kunwaring nagwawalis sila. Ayon sa isang nagbunyag na recruiter na si Carol Cal, 36 na beneficiaryo ng TUPAD program ang pinaka-recruit sa kanya sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. 7,500 pesos ang matatanggap na sweldo bawat isa. Ganon din ang sinabi ng recruiter na si Anne Chris na nakapag-recruit naman ng 15 residente kabilang ang kanyang mga kumare, kaibigan at kapatid. Si Anne Chris at si Carol ay hinikayat umano ng staff ni Congresswoman Precious Hipolito Castelo para maghanap na makakasama nilang beneficiaryo. Inamin ng dalawa na sa 7,580 na benepisyong matatanggap, ang 5,000 rito ay mapupunta sa mga coordinator na staff umano ng Congresswoman. Kasama ang matauhan ng Barangay Holy Spirit, pinuntahan ng news team ang bahay ng 3 coordinator na nakilala sa pangalang Jackie, Sally at Margie. Pero pare-parehong wala sila sa kanilang tahanan. Ayon sa kampo ni Congresswoman Precious Hipolito Castelo, may mga tauhan sila na ang mga pangalan ay Jackie, Sally at Margie. Pero sa pahayag ng kanilang abogado, maraming field personnel ang kanilang tanggapan na inaasahan at pinagkakatiwalaan nilang tumulong sa mga serbisyo sa ilalim ng kanilang mga programa. Pero hindi daw nila kaya bantayan ang lahat ng gawain at galaw nila. Matapos matanggap ang mga report, iimbestiga ng kanilang tanggapan ang umano'y anomalya. Dahil sa reklamo, pinipigil na umano ng DOLE ang paggamit ng natitirang 59 milyong pondo ng programa sa District 2 ng Quezon City. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Quezon City. Sir Danny and Tony? Ano, si Jackie, si Margie at si Sally. Baka yung iba namang coordinator, si Aida, si Lorna. Lorna at si Pe. Oo, pero lahat sila marunong kumatkong, ha? Zian, ha? Oo, 5,000 ang sinasabi ng cut. Umano ng nakukuha nitong tatlo. At sinasabing may pinaghahatiran umano na boss itong tatlo na to. Na nang ano nga na yan. Yes. Lalampas na yan sa humigit kumulang 1.9 million pesos, sinasabi nila. Yeah, talaga naman. Imbestigahan nga ito ng Department of Labor, no? So, ang mangyayari ba niyan ay ano na to, tila hindi na to itong tupad ay hindi na ipatutupad muna habang iniimbestigahan ito? Yan. Yan na nga ang naging desisyon ng DOLE sa pagpunta nila
mula pa kahapon doon sa Barangay Holy Spirit dahil nga sa obserbasyon nila. At ang latest na take note, hindi lang itong barangay na to. Meron pa tatlong barangay na iisa ang nirereklamo ng mga benepisyaryo na may cut yung pinirmahan nila. Kumbaga, di ba 7-5 ang nakaligay doon sa pinirmahan nilang dokumento na matatanggap. So may nakaabang doon sa labas ng money remittance center kung saan ihuhulog nila sa isang bag yung 5,000 na makukuha nila doon. Yun ang deal nila. So yun, lang. 2,000 lang ang nakukuha ng bawat benepisyaryo. So kumalat na nga impormasyon na yan, kaya nakarating sa DOLE. Kaya pinahinto muna itong tupad program sa District 2 ng Quezon City. So ibig mo sabihin, ganun nakagarapal ha? Naghihintay na sa labas ng remittance center. At kapag nakuha yung pera, diretso doon sa collection bag, ha? Naghihintay. Para walang lusot na, Tony at Sir Danny. Nakaabang na doon. So, ito, meron kaya rin isa na bulgar itong ano na to. Kasi may sampo na tumakas at hindi nagbigay no 5,000 doon sa nakaabang. So, kumalat ito, nagsumbong sila sa police station. Hindi nagbigay. Kumalat. Nagsumbong sila sa police. Ito yung pinirmahan namin. Hindi namin binigay doon. Pero hinahabol kami nung ano na yon. So, yun ang ano. Kaya kumalat information at nabuko na nga itong modus na to. Sayang. Nabuko lang din yung isa. yung mga manggagancho, nagganchoan din. Sana pala sinetap nila, no, Zian. Alam mo yung tila... tatakbuhan nila. Entrapment operation. Sting operation, kika nga. No? Sting operation. Kumbaga, caught in the act na siya yung tumatanggap ng mga pera na, di ba? Magandang idea nga yan. Ang kaso kasi, Tony at saka Sir Danny, direkta ko yung mga recruiter saka yung mga beneficiaryo. Sabi ko, bakit nyo nagawa to na hindi nyo man lang plinano na total alam nyo na iisang nasa isip nyo na naloloko lang tayo ng tao? Para rin naman to pa sa amin dahil lahat tayo nangangailangan ng pera sa ngayon. Mm-hmm. Yun ang naging ano nila. Mm-hmm. So, it's for their own benefit. Para sa akin... para sa sarili lang ano. So kumbaga, basta kumita sila, okay na rin. Yun ang naging ano. Sabi ko dapat, pero maganda yung suggestion mo, Tony. Maganda yan. O, dapat yan ang ginawa. Alam mo, mali. Mali na yung programa. Ang title, Tupad. Naging Tupada. Tupada program. Kasi parang... yung pera na dapat na napupunta yun. Ang daming modus talaga no, sa pandemya. Yeah. Maraming mga pwedeng as hanggat mga kalamang, lalamang. Tupada. Thank you. Thank you, Sian. Salamat, Sian. Salamat. Okay, thank you. Ingat ka. Oh, punta naman tayo, parin Tony. Itong Tagaytay daw, tumataas ang kaso ng COVID. Alam mo naman, yan ang favorite na pasyalan din na maraming tao. At kahit na raw, marami nang bakunado dyan, talaga namang hindi raw maiwasan dahil maraming turista ang pumapasok. So alamin natin ang latest sa COVID cases sa Tagaytay mula sa ating kasamang si Michael Delizo. Michael, good morning! Good morning, Tony. Good morning, Danny. Ito nga yung isa sa mga paboritong pasyalan, lalo ng mga taga-Metro Manila dahil mas malapit to kumpara doon sa Baguio. At kasabay nga ng lumalabig na panahon ngayon, dumarami na rin yung mga namamasyal dito sa Tagaytay City kahit pa nasa ilalim pa rin ng Modified Enhanced Community Quarantine ang lungsod. May pamilyang nagpupunta sa Tagaytay para magpapresko habang may mga magkakaibigan na gusto raw kalimutan muna yung stress dito sa Metro Manila. Hindi rin nawala yung mga umaakyat sa kainang bisikleta. Kasabay ng pagdami ng mga bisita, unti-unti ring tumataas ang mga kaso ng COVID-19 sa Tagaytay. Bagamat mababa pa kumpara sa ilang bayan at lungsod dito sa Cavite, umabot na sa higit 500 ang mga aktibong kaso habang nasa higit 2,000 ang kabuuang kaso. Maraming ospital ang puno, ganun din ang 2 hotel na ginagamit na isolation facility. Nakikita rin ni Doktora Liza Capupus, ang City Health Officer ng Tagaytay, na nanggagaling sa mga turista ang virus, lalo't malaki naman ang vaccination rate sa lungsod. Umabot na sa 95% ng target population ang tumanggap ng first dose, habang 57% ang fully vaccinated. Inaasahan ng Tagaytay na makakamit ang herd immunity sa katapusan nitong buwan ng Setyembre.
Hindi naman umano magsasara ang Tagaytay sa mga turista dahil kailangan din balansehin ang ekonomiya at kalusugan. May mga restaurant at grocery ang ipinahinto ang operasyon matapos magpositibo ang mga tauhan nila sa sakit. At sa ngayon ay binabakunahan na dito sa Tagaytay ang mga nagtatrabaho sa lungsod kahit hindi residente. Bago man lang siya mapunta ulit ng ibang bansa, eh mas maganda yung makita muna niya yung nature natin. Para kahit pa paano eh, at least may baon-baon din naman siya. Nung nabalitaan ko to, nasa ibang bansa din ako, kaya gusto ko rin makita. Kaya nakita ko. Masaya naman kayo. Okay naman. May miss niyo to? Siyempre po. Kasi itong years na naman ang mawawala dito eh. May ano po kasi ako, parang problem po. Parang stress, ano lang po, reliever po. Nakaka-reduce po siya ng stress pag nakikita mo po yung view ng nature. Nagugulat kami kasi parang katulad na rin kami sa NCR, dumadami na rin ang kaso ng COVID dito sa Tagaytay. Ang virus tumataas at nakita namin ang pagtaas na ito, ang pinaka dahilan ay ang hawahan sa kanilang mga households. At yan ang latest mula rito sa Cavite na nako, maulan din sa ngayon na nagkansilado na ng vaccination at ng klase dito sa probinsya. So balik sa inyo Tony and Danny. Oo, so kahit na maulan siguro dyan, eh gustong-gusto nga ng tao yung 'di ba, yung medyo maginaw, tapos may mga tanawin so, yung mainit na tsokolate, 'di ba? Yes, so hihigop ka ng mainit na bulalo soup, 'di ba? Yan ang masasarap ng bulalo soup. Bulalo at tawilis. Tapos nagpa-fog yung paligid mo, 'di ba? Fog, oh, 'yun. Tapos biglang maririnig mo yung boses na alam mo, itong pandemic, naduraan ko. Duraan ko yung vulkan na yan, ha? Duraan ko lang yung vulkan na yan. Sampalin ko lang yung COVID na yan. Pero alam mo, ito si Senator Gordon, ay may biglang ganon. Balik yung stress mo, di ba, no, Michael? Oo, nako. Kaya yung iba ay umakit dito. Yung mga nakausap ko, galing Mandaluyong, galing Santa Rosa, Laguna, may galing ng Bacoor. Pupunta ng Tagaytay dahil nai-stress na raw sa baba. Ay, okay, ganun ba? Kahit na pumunta sila sa Tagaytay dyan, hahabol at hahabol pa rin yung alam nyo, wala tayong pera, wala tayong magawa. Ikaw, buti ka pa. Alam mo, ito si buti Michael. Ka ba, Michael? Michael. Nakaikot-ikot ka. Alam mo, ito si Michael Delizo. Ito si Michael Delizo. Oh, we will survive, ha? Talaga. Nakasurvive ito si Michael Delizo. Ayun, marag narinig na natin yung tinig na yan. Mike, thank you very much, Mike. Ha? Ingat ka. Bye-bye, Michael. Ingat. Alright, so sabi ko nga, ano, mga kapamilya, pagising nga natin ngayong umaga, ay nasa signal number 2 po ang Metro Manila dahil talagang magdamag, no? Ay walang tulang tigil ang pagbuhos ng ulan eh kuminsan eh malakas-lakas po tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan kaya alam mo pag ganung klaseng ulan parang Danny asahan mo na ha na yung mga paligid mo ay magiging parang lawa ha? Hindi mo na makikita yung mga kalsada yung mga poste kasi nga talagang lulubog at lulubog po talaga eh alamin natin kung ano yung sitwasyon dun sa Camanava area eh talaga namang bahaing lugar po ito ha mula po sa ating on the spotter si Liza Aquino. Good morning, Liza. Good morning, Tony at Danny. Dahil nga, tama kayo, no? Sunod-sunod ang pag-ulan. Walang patid ang pag-ulan magdamag dito po sa Metro Manila. Eh, lubog na sa bahang ilan sa mga lugar. In particular po, ang mga pangunahing kalsada dito sa Camanava area. Unahin po muna natin dito sa Minabota City. May mga naitala ng gutter deep na pagbaha sa mga dumadaan po doon. Ito po mga lugar na ito. Daang Hari M. Naval, San Roque Governor Pascual, Daang Hari Governor Pascual at sa May Tangus North. Half gutter naman ang baha sa May Governor Pascual Robles area at Tangus South Elementary Santos or EL Santos. Sa Malabon, may mga baha na rin sa ilang bahagi po ng C4 Road. So kung dadaan po kayo doon, dahan-dahan po tayo sa pagdaan. Lagpas gutter naman ang baha sa May Maya Street. Ayon sa pinakaul impormasyon mula sa Malabon MDRMO, may pagbaha na rin po sa bahagi ng F Sevilla Street, MH Del Pilar Street sa Barangay Maysilo, sa Don Basilio Street sa Barangay Hulong Duhat, sa May Barangay Tonsuya at maging dito sa Shioson Street sa Barangay Tampali. Tumbaka naman tayo sa Valenzuela City. Humupa ng baha sa ilang mga lugar kaninang alas 7 umaga maliban na lamang po dito sa mga sumusunod na kalsada. Sa May Dalandanan, sa May Wilcon area, meron pa rin po pagbaha hanggang ngayon. Sa G. Lazaro Street sa Dalandanan pa rin po at maging dito sa kanto ng T. Santiago kung saan nasa 5 to 6 inches po ang lalim ng baha. Passable naman po sa lahat ng sasakyan ng mga kalsada.
Sa may Caloocan naman po tayo, Dagadagatan area po ay lagpas-gutter na ang baha. Magbuhat pa po yan kaninang alas 7 ng umaga. Sa ngayon, Tony at Danny, bukod pa nga dito sa mga baha sa area, dahil nga po sa masamang panahon ay nag-anunsyo na ang local government ng Caloocan na hanggang mamayang alas 11 na lamang po ng umaga ang kanilang pagbabakuna o vaccination ngayong araw. Ibig sabihin po, suspendido po muna yung pagbabakuna ng hapon o yung afternoon schedule. So sa lahat po ng mga nakaschedule dapat mamayang hapon, abangan po ang mga susunod pa na announcements ng local government ng Caloocan sa kanilang mga official social media pages. Balik sa'yo, Tony at Danny. Angel, balik Caloocan lang ang magsususpend ng vaccination ngayong hapon? Danny, si Liza ito ha. Ah, Liza pala, Liza. Oh, Liza. Kasi nakita ko, Angelisa, kaya na-confuse ako eh. Liza. Tama ba Caloocan lang? Sa ngayon po, Caloocan pa lang po ang nag-anunsyo na magsususpede sila. Pero mamayan, tabayanan pa natin kung maglalabas din ang ganitong announcement ang iba pang local government units dito sa Camanava area. Tony at Danny. Oo, balita ko kasi after this sa Julina, meron pa susunod na bagyo ha. Magkasunod daw yan. Oh, Kiko. So, wala pang balita kung kasi sa apat daw, sasalubungin niya eh. So, wala pang ano kung kailan. Yung si Kiko. Nasa loob na siya ng Philippine Area of Responsibility, parin Danny, no? Kaya maririnig mo kung kakanta si Angeliza o si Liza, sabi mo ano? Angel, pero Angeliza siya. Kakanta si Liza, sabi niya, dumaan si Julina, nandito na si Kiko. Alam na alam ni Liza yung kapanahunan niya yung kanta na yan. Sino nga ba ang mga alam mo ba yan? Yung mga pang K-pop na yung mga alam ko. Ay, K-pop ka na ba? Ayun na ba? Mga BTS na? Ganon? Opa. Mga pang-opa na si Liza. Ayun. Thank you, Liza, ha? So, yun. Salamat sa lahat ng ating mga naging on-the-spotters sa umagang ito. Si Zian Ambrosio na naghahanap ng mga mabubukulan. Mabubukulan sa Tupad program ng Dole. Si Michael Delizio na talagang nanam niya ang fog sa Tagaytay. At si Angel Liza, a.k.a. Liza. Angel Liza pa rin. Mga balitang pag-uusapan sa maghapon, ihahatid ng ating mga on-the-spotter. Issue spotted. Paring Danny. Alam mo, dahil tayo talaga ay supposed to be mag-shift na to GCQ with alert level system. Inaasahan po ng ilang mga lugar, katulad po sa mga restaurant at sa mga simbahan, na maaari na silang magbukas ulit sa publiko. Lalo-lalo na yung mga simbahan kasi Wednesday, di ba? Araw ng simba sa Quiapo, di ba? Quiapo Church. Anyway, siyempre na naudlot yung mga plano ng mga tao dahil yung mga ibang restaurant owners ay akala nila ready na sila to open today. Hindi na naman pwede. Yung mga simbahan, akala nila ay pwede na silang tumanggap ng mga parishioners, ay hindi pa rin pala pwede. So, ano ho talaga? Ha? Ano ba ang masasabi ng mismong mga namamahala sa ating mga simbahan? Ay katulad niyan na yung mga ilang parishioners, paring Danny, ay kahit maulan, pinilit na pumunta sa simbahan only to be told na hindi pa talaga pwedeng pumasok sa loob dahil MECQ pa rin pala ngayong umaga hanggang next week. So makakapanayam natin, paring Danny, ha? Siya mismong parochial vicar ng Minor Basilica of the Black Nazarene. O yun po tinatawag ko natin na Quiapo Church. Si Father Douglas Badong. Si Father Douglas ba ay nasa telepono o nasa Zoom? May phone lang yata. Oo, pare. Nasa telepono. Phone patch. Father. Father, good morning! Si Tony po at si Danny. Yes, good morning po, Sir Tony, Sir Danny, at isang maligayang kapistahan ng kapanganakan ni Mama Mary. Birthday po ni Mama Mary. Oo nga, nakakilig. Oo nga pala, September 8. Ay, that's right. Salamat po reminding us, Father. Ha, thank you. So, Father, meron po pala sana mga, how do you call it? Activities ngayon. Special masses or any activities po to commemorate po the Feast of the Nativity? Isang ano po ito sana, big celebration, no? Sabi nga namin, isang regalo sana sa ating lahat na
magkasama-sama at i-celebrate yung birthday ng ating ina. Siyempre, di ba, tayo naman talagang gusto natin maging special ang birthday ng bawat ina. So, bilang Katoliko, ito ay mahalagang araw sa atin dahil siyempre, si Mama Mary to eh. Kaya lang, sabi ko nga kagahapon, no, parang it's a prank. It's a prank. Na-prank tayo kasi masaya-masaya na tayo at excited tayo na magkasama-sama tayo sa misa. Hindi lang yung virtual, no? Although okay naman tayo sa virtual, kaya lang yung excitement natin na magkikita-kita tayo sa celebrate yung birthday, tapos biglang nabawi na bawal ulit. Yeah. So na naiintindihan naman natin siyempre kung ano yung mga ang mga protocol, kaya lang yung mga ganito na pan ako personally nadidismaya kasi binawi kasi hindi pa sila handa. Dagdag bawi. Oo. Anyway, Father Badong, kung natuloy sana ang GCQ, ilan ho sana yung allowed na makapasok diyan sa Quiapo Church at yun na nga, kasi sigurado ang dami ng mga deboto ang frustrated no sa nangyaring bigla na lang announcement na hindi na matutuloy, di ba? Mm-hmm. Eh, actually, ano po eh, na, okay naman kami doon kahit na sinabi nilang 10% lang sa capacity ng simbahan, 10% na 100 katao lang ang makakapasok, okay na kami doon. At least, meron kasi pasimula, unti-unti lang naman, may hirap biglain eh. Pero yung totally wala, doon tayo medyo nalulungkot. No, kasi wala na talagang mapupuntahan yung tao eh. Well, kung sinabi mo, huwag kayong lumabas, hindi sila lumabas, pero nagkahawaan sila ng virus. Hindi sila lumabas, pero nagugutom sila eh. So, saan sila pupunta kung maging ang simbahan sarado? Wala ho kayong parang isinasagawang misa, let's say they are only outside, yung ibig sabihin narinig lang yung by speakerphone or whatever, yung megaphone na gano'n, pwede pakinggan kahit na outdoor sila, walang gano'n? Dahil special day today? Dati po, pinapayagan kami. Pero nitong second round natin ng ECQ o MECQ, ECQ. Pinapapatay nila yung mga screen sa labas at yung trompa para nga daw hindi makasay yung mga tao. Eh, sa situation namin dito, sa situation namin dito sa Quiapo, ang paligid, punong-puno ng tao dahil palibot namin ang pamilihan at ang palengke. Yeah. Kasi nagawa naman po namin na maayos, na may social distancing kahit nakatayo. Pinagtsatsagaan po ito ng mga deboto na kahit sa labas lang, tapos pakatayo lang, okay na sa kanila. Kaya lang, yun nga po, tinataboy sila ng kinaukulan natin at pinauuwi samantalang siksikan sa palengke, sa paligid ng Quiapo. Kaya ang hirap i-reconcile na bawal silang magdasal. Yung magdadasal lang, kasi alam naman nila bawal silang mag-attend ng misa. Pero yung isa, 5 minuto na magdasal ka lang sa gilid, tapos paalisin ka pa, eh, wala talagang, parang ang hirap lang tingnan na wala silang matakbuhan, wala silang mapaghugutan ng lakas para magpatuloy ng buhay habang may pandemya. So, siyempre, na ano tayo, nakakaantig yun para sa, bilang isang pare, no, na sinisikap natin palakasin ng loob nila, no, na sa ganung paraan man lang, makaluhod ka man lang, masulyapan mo lang ang tereno, okay na sa kanila. Yeah, kaya lang, siyempre, no, gusto natin ipakita din na sumusunod tayo para hindi tayo magka-problema. Okay. Father Badong, itatanong ko lang, no? Ito, siyempre, dahil meron pa rin ho kayong mga, siyempre, imbitasyon, no? Kunwari, mga private masses para sa mga ibang pamilya na may birthday o may kasalan. Kayo ho ba talagang open pa rin sa mga ganun? Or tinatanggihan nyo na yung mga katulad niya, kung MECQ, tinitingnan nyo rin kung ilan yung dadalo. I'm sure may mga ganun ho na para hindi na sila pupunta at magkaroon ng church ceremony. So, ako talaga po, ang sinasabi ko talaga, mag-virtual na lang. Kung halimbawa lang may request ni Lisa na sa bahay kasi hindi nga po pwede at medyo risky,
So dito sa amin sa Quiapo, oras-oras naman may misa, pwede silang sabay-sabay na magmanood sa online. O kaya kung may mga patay po, talagang hindi tayo makapag-misa, sinisikap naman namin na mapuntahan at mabasbasan lang para at least medyo konti lang yung oras na magkakasama-sama doon at maiwasan talaga yung tuwaan. So, pero yung basbas, yan, kayang-kaya natin gawin yan. At yung misa, pwede natin gawin online. Yung basbas, pwede natin saglitin kung saan nakaburol o kung saan man po pwede po. Pero yung mga birthday talagang hindi po pwede. Yung mga kasal, so ano, ngayon bawal sa MECQ? Hindi na muna pinapaalaw yan sa inyo? Dito sa Quiapo po, kung may schedule naman po na kinas sa kakasal, basta malinaw po sa kanila yung protocol na yung attendees. Oo, limitado. So, nagkaroon po kami ng kasal dito sa Quiapo. Okay. Although yung binyag na ipagpaliban, yung kumpil na ipagpaliban, pero yung mga na-schedule na naabutan ng ECQ ay itinuloy namin. Basta, yun nga, alam nila na limitado po yung tao. Oh, Father, mabalik ko lang ano dito sa kaarawan ni Mama Mary. ano po ba ang special prayers or special intentions na dapat pong ipagdasal no ng mga mananampalataya ngayon po na atin pong ipinagdiriwang ito? Ito talaga kailangan natin ipagdasal, tumingi tayo ng tulong no si Mama Mary kasi no sa Biblia. Si Mama Mary ang tumapak sa ulo ng demonyo no, para hindi mahadlangan yung plano ng demonyo na hindi matuloy ang pagsilang ng tagapagligtas. So maganda ito na magdasal tayo sa tulong ni Maria no, na maliwanagan talaga yung mga isipan, lalo na diretsyahin ko na no, ng mga politician natin na ngayon ay abala yung mga leader natin kasi no abala sa mga kanilang mga political agenda, mga away-away, ang lalong nahihirapan ng mamamayan natin, nagugutom na, walang trabaho, may bagyo pa. Tapos sila puro meeting, no, puro kung ano-ano tapos nakakalimutan yung importanteng bagay ngayon. So sana pagdasal natin sila na maliwanagan at maibalik sa tamang direksyon yung sabi nilang paglilingkod. Eh talagang gawin nilang maglingkod. Si Maria talagang naglingkod hanggang sa dulo na mapaglingkuran ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos. So sana ang mga politician natin talagang huwag lumayo sa Diyos. No? Hindi, mahirap talaga ang isang bansa na walang Diyos na kinikilingan, lalo na ang mga leader natin. Yung imahe na inilarawan nyo, Father, no? Yung sabi niyo nga na si Mama Mary, yung umapak ha dun sa ulo nung sawa. Ay nako, sa panahong ngayon, Father, I don't know if you will agree, marami-raming mga sawa ang kailangan po niyang apakan ngayon. Ay, hindi lang sawa, baka pati buwaya po. sa ganito dahil siyempre no kailangan natin medyo papagaanin yung bigat ng dinadala natin lahat kasi yun pwedeng diba, apektado tayo lahat eh lalo na sa mga siyempre sana po yung mamamayan natin talagang matauhan talaga at mapagnilayan ngayon pa lang sino talaga itong kailangan natin mamuno sa ating bayan. Oh, lalo pa ngayon, Father, medyo ilang buwan na lang magkakaroon na ho tayo uli ng 2022 election, no? Tapos sa next month magkakaroon na ho ng filing ng certificates. Kaya hindi mo rin maialis na talagang napag-uusapan na rin ang politika ngayon. So may mga ganun ho ba kayo, let's say sa grupo ng CBCP, mga anay ho ng pare na may mga special masses to elect ho yung talagang the right leaders that we will have in the next election ho, di ba, Father? Sa ngayon naman po ay naghihintay pa rin naman kami ng kung ano po yung sasabihin ng hierarchy o ng CBCP na gagawin natin. Pero siyempre, bilang pare, bilang butante, siyempre pinaparating ko din sa mga tao na sana matuto talaga tayo. At yun nga, no, nakaya ni Maria tapakan ng demonyo dahil nasa kanya ang Diyos, nasa kanya si Jesus. So yun din yung sikapin natin no, na laging
isipin natin na nasa atin din ng Diyos, kaya kakayanin natin itong demonyong ito no, na nangyayari sa paligid natin. Hmm. Kayo ho ba sa personal experience niyo, Father, marami ho bang let's say mga sentimiento na pinapaabot ho ang mga you know, yung mga followers natin diyan, mga Katoliko, about dito ho sa response team ng gobyerno dito sa COVID, na talaga naman mahigit halos 2 taon na ho tayo dumadaan sa ganito kalbaryo eh. So parang kayo ho ba nakukulangan o ganun din ho ba ang narinig yung sentimiento ng ating mga kababayan? Mm-hmm. Naririnig po natin yan, no? Kasi siyempre kahit o paano nakakababa tayo, naghahatid tayo ng mga relief goods. Mm-hmm. At hindi sapat yung relief goods na isang araw, halimbawa kami makapagbigay kami ng 1 kilong bigas, ngayon ay paano yung bukas? Yung ganun ba na nawalan sila ng trabaho, may sakit, walang pambili ng gamot. Yung lahat po na yan, no? Na parang ang hirap din sa kalooban na marinig mo yon. Tapos siyempre limitado ka din. Limitado din kami sa pagbibigay kasi siyempre unang-una ang aming talaga ay yung spiritual na pangangailangan, pero kung may maibibigay ang simbahan na pang-physical, magbibigay. Pero ito ay number one na tungkulin dapat ng gobyerno na maibigay sa tao kasi maraming nang nagsasarang kumpanya, nawawalan ng trabaho. So, kailangan itong tingnan. Hindi lang basta yung siyempre, kaligtasan natin, kalusugan. Kaya lang, manghihina din ang kalusugan kung walang makain dahil nga walang trabaho, walang sweldo. Sana po, no, pakinggan nila yung daing talaga ng mamamayan, no, ng mga tao na matugunan talaga nila. Huwag puro politika. Na nakakainis na din kasi yung mga usapang politika eh. Puro nagugutom ang tao pero million-million ang pinag-uusapan na nawawala. Billion-billion. So parang meron kasi tayong moral obligation eh na kailangan natin gabayan. No? Hindi natin naaway ang kung sino man. Pinapaalalahanan natin ang kanilang responsibilidad nung nagsabi sila na iboto nyo ako paglilipuran namin kayo. Ikihintay natin. Mm-hmm. Ang mahirap kasi siguro, Father, no, kahit siguro na magbigay or sikapin ng simbahan na magbigay ng gabay, no, o patnubay sa ating pong mga mananampalataya na mobilidad sila na pumili, no, nang sa tingin nila ay yung karapat dapat na maluklok para sila ay mamahala sa ating bansa. Mm-hmm. Pero kuminsan, alam mo, Father, parang ano eh, anong tawag doon, yung hindi na nila na uunawaan yun o hindi na nila pinapansin yun. Dahil kung ano na yung nasa isip nila, sarado na. Gusto nila itong taong ito dahil sa tingin nila, bilib na bilib sila doon, wala ka nang pwedeng sabihin para kumbinsihin sila to select somebody else or choose somebody else. Sa tingin niyo po ba talaga may pag-asa pa na, kunwari, no, through yung mga paalala po, no, ng ating mga pare sa kanilang mga misa ay mabubuksan pa yung isip ng mga tao na pumili ng mas mabuting mga kakalidad na mga leader. Mm-hmm. Hindi naman po tayo talaga bibitaw at hindi tayo mawala ng pag-asa na isang araw matututo ang mga mamamayan sa pagpili sa tamang pamamaraan. Hindi tayo pwede mawala ng pag-asa dyan. Mahirapan man tayo. Lahat naman na ito ng nararanasan natin, bunga ito ng mga desisyon na ginawa natin nung last election. Mm. Ito yun. Tama. At lalong kawawa ay yung mga talagang ginamit. Yung mahihirap. Pero kailangan pa rin natin maging boses katulad ni Kristo. Boses siya ng mga pinahihirapan at pinaapi. Kailangan pa rin natin talagang magsalita. Hindi tayo pwedeng basta lang tumahimik, no? Hindi tayo mangingialam sa politika, pero nagsasalita tayo dahil meron tayong parang responsibilidad, no, sa ganitong aspeto. Tuturuan at tuturuan natin ang sa pamamagitan ng mga pagpapahayag ng mabuting balita hanggang matauhan talaga ang mga tao. Sana nga talaga matuto, no? Hindi man ngayon, pero at least mayroon tayong sinabi, nagpaalala tayo, hindi tayo nagkulang.
So kung hindi tayo pa rin matututo, di another 3 years, another 6 years na pahirap ang mararanasan natin. Pero huwag nilang sasabihin na pinabayaan sila ng Diyos. Wow. Kasi kahit kailan, hindi na... At least we tried. So ito yung mga bunga ng ating desisyon nung nakalipas na election. Tayo ang naglagay sa kanila. Sige. Okay. Oh, sige, paano na lang ha? Pahabol na lang, paring Danny ha, bago tayo... Sige, go ahead. Bago tayo lumipat sa susunod nating panauhin kasi naka-ready na rin siya. Ito lang, Father Douglas, ano? Meron lang ako pong gusto sanang itanong sa inyo na dun sa loob po mismo ng hanay, no? Ng simbahang Katolika, ay tila may ilang ding mga pare na sumusuporta, no, sa kasalukuyang administrasyon, sa kabila pa rin po ng yun na yung sabihin na nating masyadong maanghang na salita ng pangulo patungkol sa Diyos, patungkol sa mga obispo, pero may mga pari na tila bilib na bilib pa rin po sa pamumuno ni Pangulong Duterte. Yun po ba ay sa tingin ninyo parang mababago pa ba sa darating na eleksyon, or sa tingin ninyo ay ganun na po talaga? Meron pong isang hanay po sa loob ng inyong simbahan na hindi po sabihin na nating kaparehas ng inyong paniniwala? Sabi ko lang, kung sakali man po meron, no, sana po na natauhan na rin sila. At kung hindi man, sana po talagang ngayon, responsibilidad po nila yung mga taong umiiyak na dahil sa kahirapan, dahil bahagi sila ng ganitong desisyon. Pero sana po, no, matauhan na din. Kaya po, ito yung talaga yung sinasabing ng alam namin, alamin namin kung ano talaga yung aming pananagutan sa tao, sa mga sa ipinagkatiwala ng Diyos sa amin na dapat pangalagaan. So, mayroon kaming moral obligation sa kanila. Okay. Sige. Father Douglas Badong, thank you. Thank you very much po. Salamat, Father. Thank you. Ingat po kayo. Ayun. Si Father Douglas Badong po yan, ang parochial vicar po ng Minor Basilica sa Quiapo Church. Nakikinig ako dyan, ha? Sa online mass niya ni Father Badong. Madalas din ako marinig sa makinig sa kanya. Okay. Misa yan. Okay. Alright, so parang Danny, yung susunod nating panauhin ay nakikita ko na, nakasilip. Yeah, naka-ready na. Pakilala mo na siya, parang Dan. Oo, siyempre, kailangan natin nga ngayon ng divine intervention. So, ang susunod natin ngayon ay siyempre, walang iba kundi ang parish priesto na St. John Paul II Parish dyan ho sa Eastwood, sa Libis, Quezon City. Walang iba kundi si Father Ari Sison. Good morning, Father, si Danny ho at si Tony Velasquez. Good morning, Danny. Good morning, Tony. Long time no see. Yeah, good morning, Father. Good morning, Father. Tony, pang-papal events lang ba tayo? Welcome ho sa On The Spot, Father. Thank you. Inabutan niyo ho yung interview namin kay Father Douglas kanina. Kasi ho, di ba, yung pabago-bago ho itong nangyaring classification sa ating quarantine na biglang GCQ na dapat, na-extend na naman ang MECQ. So, yung may importanteng mga misa dapat na naka-schedule ngayon dahil nga yung, di ba, yung birthday ni Mama Mary. So, exactly. Sa inyong panigo, ano ho ba ang naging initial reaction nyo sa nangyari ngayon? First of all, let me put in context what happened. No? So, yung Monday was the 38th day na walang public mass. So, nung lumabas yung announcement, kakatapos ko lang ng misa noong Monday noontime, nung napakinggan ko yung announcement ni Spokesman Harry na bababa na ng GCQ at pwede na ang public passes, 10% capacity, dali-dali nag-decision kami. Kasi nga, September 8 today, alam niyo yung September 8, grabe ang dami ng tao eh. Hindi siya holy day of obligation, pero siguro kasi very Marian ang mga Pilipino. Talagang gustong-gustong magsimba ng mga tao pag September 8. So, ang ganda-gandang okasyon na finally pwede na namang magsimba, bukas ang simbahan. So, nag-decision kami,
in-announce namin sa mga tao, ayan, disappointed ang lahat ng tao ngayon. So, that's where we are. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nangyayari kasi hindi ko maintindihan yung ano eh, yung mga classifications. Policy ng gobyerno. ACQ, MECQ, pagkatapos GCQ with height and restrictions. Tapos nagdagdag pa nung level 1, level 2, level 3, level 4. Parang, ewan ko ba, parang lahat yata nalito, kasama na sila. It was meant to confuse the public, parang gano'n, na hindi naman, pero kasi medyo, yun nga, parang ay paluting pa nga yung mga words na ginagamit pa nga, diba? So, minsan yung masa hindi maintindihan kung ano ba talaga, basta alam nila, lockdown, diba? Yun ang gano'n, diba? Exactly, Danny. Alam mo, meron akong kaibigan sa Auckland, sa kanila, level 1, 2, 3, 4, gano'n lang kasimple. And alam nila anong ibig sabihin ng bawat level. Parang, frankly, binilang ko kanina, 18 months na pala tayo. Parang nakakalito na lang every time eh. Di ba dapat by this time, may sistema na tayo. Sumusunod naman eh, di ba? So the simpler, the better. Tapos yung communication process, dapat yung naiintindihan. Yung nakakatulong, yung nakakagabay, sa halip na nakakagulo. So, yung tingin nyo, ang problema ho, let's say, from the point of view ng gobyerno, yung right messaging, hindi ho nakakarating sa tao. Lalo na ho yung mga, let's say, yung mga maralita, no? Yung sector na gayon, na talagang mga daily wage earner, na hindi na sila, wala na silang pakialam kung ano ang quarantine na classification as long as basta lumalabas sila kasi they have to earn because they have to, kailangan may pagkain sa table. The simpler the communication process, the better. Para naiintindihan, no? Top number one. Number two, tapos pwede pang days ahead, yung wag naman yung overnight, two days lang. Kasi kailangan mong maghanda eh, no? Tapos, ito may sasabihin ako. Hindi nyo ba napapansin na nauuna lagi yung mga press release o yung statements ng spokesperson pero wala pang dokumento. So hirap na hirap pa din tayo. For example, kami dito sa Quezon City, may mga lalabas na announcements ang IATF pero walang guidelines. Kumbaga wala kang makita in writing. So sana sabay-sabay lahat yun para alam natin kung anong gagawin natin. Hindi yung instead na nangyayari, nagugulo tayo eh. And that's where we are now. Mm-hmm. Nung nagsimula itong pandemya, no, Father, na parang hinimok nga ng simbahan na ipagdasal natin o magdasal tayo ng Oratio Imperata. Oo, no? Para tayo ay iligtas nga dito sa coronavirus. Ngayon po bang patapos na halos ang 2021, magbabago ba yung tema ng Oratio Imperata? Hindi lang yung iligtas tayo sa virus, kundi meron pa tayong ibang dapat ipanalangin para sa susunod na taon? Hindi ko alam, Tony. Malamang manggagaling yan sa CBCP o sa mga individual na bishops. Pero... Yeah. Sang-ayon ako sa iyo, no? Dapat magkaroon at dapat ipanalangin natin yung mahalagang event na mangyayari next year. Ngayon pa lamang kailangan hindi lang ipanalangin, pero kailangan din yung campaign, no, para bumoto ang tao ngayon pa lamang para pag-isipan, pagnilayang mabuti kung sino ba ang dapat nating iboto? Kasi itong pandemic na to, magpapatuloy pa to eh. Hindi naman to matatapos by May next year, no? So kailangan natin ng mga pinuno na kaya tayong tulungan na makabangon, makaakon mula dito. Kasi parang kung ang mga tao mismo ang maglalabas ng kanilang saloobin, hindi natin alam kung yung bang nababasa natin sa mga reaksyon nila, no,
sa social media ang talagang sumasalamin sa nangingibabaw na damdamin ngayon ng mga Pilipino. Pero yun nga eh, ang tanong dun eh, nagising na nga ba ang mga Pilipino sa katotohanan, lalong-lalo na eh, sila ay nakakarinig ng mga pahayag na eh, nagbiro lang ako na ako yung sasakay ng jet ski, maniwala kayo, you are stupid, stupid people. Na, kasi ang nangyari, nabola tayo. No? Nabola tayo. Marami kasing nabilib dun sa mga mabulaklak na pananalita nung kampanya. Tapos eh, inamin na campaign speech lang pala yun. Pero alam mo ha, Father, kahit na ganun, eh ang dami pa rin bilib na bilib. Ang dami pa rin mga talagang matibay ang kanilang pananalig na siya pa rin the best in the solar system, ha, Father. Pero ano pa ang tingin niyo, Father? Meron pa yung pagbabago yan? Oo. Hindi ko alam eh, kasi pag nakakakita ako ng, nakakabasa ako ng mga results ng mga surveys, sa akin malaking question mark talaga, totoo ba to? Sino ang sinurvey nito? Kasi frankly, sino ang hindi nahihirapan ngayon? Yeah. Oh. No? Oh. Except dun sa mga nagbe-benefit from all of these dealings. No? Pero majority, nakihirap. No? Kaya sana magising. Yeah, kasi you know, people realize na hindi sila makakaasa na darating yung ayuda in time. So nabuo yung mga community pantry dahil nagtutulungan na yung mga karaniwang mamamayan doon sa mga mas nangangailangan. At yung mga tao na nakikita nila na yung perang ibinayad nila sa buwis ay ibinubulsa lang ng ilang mga tao na nakikinabang sa mga kontrata ng gobyerno na nakikita naman natin na parang disadvantageous pa nga dahil mas mahal pa yung bili nila kaysa doon sa unang ipinresenta no, ng ilang kumpanya. So kahit na ganito ang laman ng balita, Father, ha, na napakarami mga nabubulgar, nabubunyag, iniimbestiga, eh tila sa tingin po ba ninyo eh kulang pa yung nakikita pong balita at na ilalantad sa publiko. Kasi ang feeling ko lang, paring Danny, Father Aris, ayaw maniwala ng tao na sa balita. Hindi na nila alam kung ito ba ay totoo o mali o ito ay gawa-gawa lamang. Eh kasi nawala kayo sa mainstream media eh. Nawala kayo sa nasa digital platform na lang kami eh. Eh hindi ko alam kung lahat nakakasunod sa platform. Kasi sa to dati-dati, ang bilis eh. Mag-tune in ka lang ng 6:30, nandiyan na. No? Eh, ako, kahit ako na aaminin ko, ang hirap nyo hanapin. Hindi ko alam eh. No? Mas madali yung dating, bukas ka lang ng radyo, nandun na agad. No? Eh, CNN. Oo eh. That's among the things na nawala. No? Nawala. Eh, ang lakas ng tinig nyo eh. So, sayang. No? Sayang. Pero sa social media, meron naman din ho kami ano, somehow doon nasusundan, di ba? Sa mga YouTube, sa Facebook, mga gano'n. Oh. Eh, hindi nga masyadong sanay sa social media si Father. Gusto nga niya TV. gusto ko isang pindot lang. Yung gano'n, no? Hindi, tsaka syempre free TV, iba pa rin yun. Ang audience, yes. Di ba, Father? Iba yung free diba? TV, iba yung free radio. Yes. Well, sa May tanong ako. Hindi kami pinayagang magmisa pero totoo yung tuloy ngayon yung convention ng PDP laban. Bakit ganun? September 8 oh, nga pala no. Oo, PDP laban ngayon. Oo. Bakit ganun? Kasi ano daw, Bulacan. Oo. Alam niyo suggestion among my many suggestions. I-check niyo yung simbahan. Tignan niyo kung gaano kasi. Punta kayo sa parish ko and proudly I can say mas safe yung simbahan namin kaysa sa grocery. So bakit ayaw payagan? And yet you see big events like this na nagkakaroon ng exceptions. Ayan, maganda. Eh, diba, ano ho yan? Okay, totoo may online masses. Pero tao na mismo ang nagsasabi na sabik na silang magsimba. Sabik na silang makatanggap
ng pulang. This is a need, especially ngayon, panahon ng pandemic. Pangangailangan ng tao ito eh. So, bakit hindi natin pagbigyan? Sabihin yung 10%, 10%. Pero it is a need, an important need of the people. Definitely more important than opening the casino. Well, ang pangangailangan daw ang pangangailangan daw ng PDP laban o ika nga ay dahil urong sulong ang mga desisyon ng mga otoridad, so PDP laban bawi. Itutuloy po nila ang kanilang national convention kahit nga po na hindi po pinapayagang magbukas yung maraming mga negosyo at pati simbahan. So good point Father Aris. Siguro po maganda. The needs of the PDP laban bawi outweigh the needs, the spiritual needs of the ganun na nga. Pero Father, matanong ko lang, so far ba yung mga times na nagbukas ang church, meron ba kayong nabalitaan na, let's say, talagang naging spreader ba? Wala. Karoon ng mga COVID positive doon sa mga ganong events sa loob na simbahan? Wala. Kahit na yung kinatakutan nilang simbang gabi, wala. Kahit yung kinatakutan nilang translasyon, wala. Wala. At least meron kasi tayong magiging batayan eh, di ba? In the future, wala. When this is all assessed, somehow hindi naging, di ba? Naging problema ang church activities, di ba, during wala. This COVID. As Jesus would say, come and see. Come and see. Tignan niyo yung actual situation ng mga simbahan namin ngayon. Tignan niyo kung gaano ka linis, gaano ka disinfected, gaano ka disiplinado yung mga tao. Kahit 10% na lang. Kahit na 10% na lang. Sige na. Para lang dito humuhugot ng lakas ang maraming tao. Lalo na ngayon panahon ng pandemya. So, huwag naman natin sana silang deprived. Yes. Okay. Alright, so thank you, Father Danny. Father. Father Danny! Father Danny talaga naman. Natatouch ako sa mga ganun dahil alam mo, pare, dyan sa OFW, lagi ko sila nasusundan eh. Alam mo, unang pinupuntahan pag bago ka salta sa abroad, simbahan, partner. Exactly. Umukuha sila lang dyan ng sandigan kasi wala silang kamag-anak. Simbahan ang una nilang pinupuntahan when they go to the host country. So, naiintindihan ko yung sinasabi ni Father Aris, yung mga gano'n na dapat huwag i-deny, di ba, Father? Tama. Ayun. So, thank you, Father Aris. Thank you, and please stay safe. Thank you very much. Ingat po kayo. Thank you. God bless. So yan po, narinig po natin ang magkahiwalay po na mga pananaw nila Father Douglas Badong, ni Father Ari Season. Siyempre, isa lang pong sabihin na nating frustration nga po nila ay kung kailan pa yung mahalagang araw na ito ha, sa kalendaryo po ng Simbahang Katolika, yung Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. Maganda sanang pagkakataon na mabuksan muli kahit limited capacity ang mga simbahan, hindi pa natuloy. Pero yung ipinunto ni Father Aris ay para sa akin ay napaka-ironic naman. Oo nga, di ba? napaisip eh. You cannot allow churches to reopen on this very special day. And yet, ang isang malaking pagtitipon po ng mga politiko ay matutuloy at magaganap po sa isang lugar sa Pampanga. So, Bulacan na ba? Bulacan. Akala ko kasi originally Bulacan eh, pero akala ko nalipat sa Pampanga. Nalipat? So, anyway. Hindi ko alam, pero alam ko Bulacan eh. Kung binago, hindi ko lang alam. Yes. Akala ko kasi originally doon sa Laos Group Event Center sa San Fernando, Pampanga. Doon, ano? So, yan, talagang medyo ironic that a lot of activities are still disallowed because of our quarantine. But,
yung mga politiko, the leaders who decide kung ano ang matutupad, kung magka-quarantine o hindi, eh sila-sila pa mismo ang magtitipon-tipon. Ha? Aba eh, So talagang what is good for the goose is good for the gander. Ika nga, kung ano ang pwede sa mga marami. What is happening to our country, General? Parang ganun yan. Yes, yes, of course. Of course, yung mga tanong na yun, talagang going back to pre-martial law days pa yun, maring dami. So mga kapamilya, ay nako. So maulan po. Talagang inaasahan po natin na dadaan pa rin yung bagyo malapit po dito sa Metro Manila. Kaya signal number 2 pa rin po. Dito po sa ating kalakhang Maynila. Nako, eh mag-iingat po tayo kung tayo po ay may ilalakarin pa sa labas, ha. So mga kapamilya, kami po ni Paring Danny ay magbibigay daan muna sa ilang mga mahalagang mensahe sa ating po mga pinakamamahal na sponsors at siyempre po ang pagbabalita ng ating on the spotter. Sino nga ba ngayong umaga? Si Jackie Pascual pa rin siguro, yes, no? Jackie. 6 na minuto na po, makalipas ang alas 10 sa umaga. Tutok lamang po kayo, magbabalik pa rin po kami ni Paring Danny dito po sa Tela Radio on the spot. On the spot. Tama sa lahat ng panahon. Hindi lang yung pagbabalita o pagbibigay ng impormasyon. Mahalaga din ang public service. Napakalaki palang challenge. Makakabangon po tayo. Pupunta kayo ng panahon. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya. Bigyan ng servisyo. Magbubunga po. Kailangan na pang jumpstart. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at servisyo publiko sa bawat kapamilya. We are grateful. At wala ko sa mapagpalang kamay. Ito po ang nag-iisang Teleradyo. Balita ngayon! Bahagyang humina ang bagyong Julina. Huling namataan ang bagyo sa dagat sa San Juan, Batangas at inaasang sunod na tatama sa Lobo San Juan area ng probinsya. Sa ngayon, nakataas ang signal number 2 sa Metro Manila, Marinduque, northern at central portions ng Oriental Mindoro, northern at central portions ng Occidental Mindoro, kasama ang Lubang Islands, central at southern portions ng Quezon, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, southern portion ng Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales at Tarlac. Signal number 1 naman sa 14 na lugar. Ayon sa PAGASA, tutumbukin ng bagyo ang Batangas at Cavite ngayong umaga. At mamayang hapon o gabi ay nasa Manila Bay ito, pinakamalapit sa Metro Manila. Sunod itong maglalandfall sa Bataan Peninsula at babagtasin ang mainland Luzon. Bukas ng umaga, inaasahang nasa West Philippine Sea na ang bagyo. Ilang residente na ang inilikas sa Romblon dahil sa bagyong Julina. Sabi sa teleradyo ni Governor Jose Riano, simula kahapon ramdam na nila ang ulan ng bagyo lalo na sa coastal areas, particular sa Sibuyan Island kung saan napinsala na ang ilang palayan at pananim. May report na rin ng danyo sa agrikultura sa 3 island municipalities sa Northern Romblon, habang may mga landslide at naharang na ang provincial road sa bayan ng Santa Fe. May mga ilang palaisdaan din ang umapaw sa Look. Sa ngayon, pabugso-bugso ang ulan sa Romblon at naka-alerto na ang mga barangay officials sa pag-apaw ng mga ilog. Para sa iba pang mainit na balita, manatiling nakatutok sa Teleradyo at sa aming website, Twitter at Facebook. Ako si Jackie Pascual. Kapag tumibok Kaunting tulong na kaalaman kapamilya. Ayon sa World Health Organization, maaaring maipasa ang COVID-19 sa pamamagitan ng droplet transmission. Ang droplet ay lumalabas kapag bumabahing o umuubo ang isang tao at maaari itong mapunta sa mga bagay na madalas natin hinahawakan tulad ng doorknob at lamesa. Kaya lagi pong hugasan ang mga kamay gamit ang sabon at running water. Gumamit ng alcohol at laging i-disinfect ang kagamitan upang mapanatili ang kalinisan. Iwasan din pong hawakan ng mata, ilong at bibig dahil maaari itong pasukan ng virus. Ito po si Kuya Kim, nagpapaalala. Mag-ingat po tayo sa nagpapatuloy na pandemya.
Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata, meron kayang darating. Ano man ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa'yo si Brother June Banaang OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa Nag-inis ang Teleradyo. Kaunting tulong na kaalaman, kapamilya. Alam niyo bang ayon sa DOH, merong proper cough etiquette o tamang paraan ng pag-ubo upang makaiwas na manghawa sa iba? Una, palagi magdala ng panyo o tissue. Gamitin itong pantakip sa bibig at ilong tuwing umuubo. Kung abutang walang dalang panyo o tissue, maaring gamitin ang manggas ng inyong damit o gitang bahagi ng inyong braso, katulad naman ito. Lumayo sa mga tao kapag ikaw ay umuubo. Huwag dumura. Itapon ng maayos ang gamit na tissue. Palaging maghugas ng kamay pagkatapos suminga o umubo. Gumamit din ng alcohol o hand sanitizer. Ito po si Kuya Kim nagpapaalala. Mag-ingat po tayo sa nagpapatuloy na pandemya. On the spot! Narito po rin tayo sa On the Spot. Ay, paring Dani, babasahin ko lang yung Twitter reaction ng isa ating suki, si Ma'am Nona Damian. Natuwa lang ako kasi ang tanong po ni Ma'am Nona, yung po bang si Father Aris Season ay kapatid po ba ni Sir Boyet Season dahil magka-lookalike daw sila? Oo nga, parang ano daw, may similarity rin, ano? Oo, tama. Ganun ba? Parang nga ako. Oo, I'm trying to see the similarity. Yung buhok, parang pareho sila. Buhok, ay salamin, ha? Sa hugis ng mukha, ayun, o. Parang hindi ko lang alam po kung magka-apelyido lang po sila, pero hindi ko rin po naririnig natin si Boyet na nababanggit na kamag-anak ni si Father Aris. Pero who knows, no? Marami kasi mga season eh. Maraming season. Katulad po ngayon, it's COVID season at tapos meron pang it's political season. At saka holiday season na rin, pare. September na. Malapit na yung ating September. Very difficult to feel the holiday season. Nabanggit ko nga kahapon, nag-post ako sa Facebook, paring Danny. Kasi may lumabas doon sa aking Facebook memories eh. Kaya sabi ko nga, at this time 8 years ago, paring Danny, ako ay nabigyan ng pagkakataon na dumalaw sa Berlin, no, sa Germany. Yung po ay bahagi ng isang coverage po na pinuntahan ko patungkol sa technology, no. At nung nandun ako sa Berlin, meron akong nadalaw na isang malaking tindahan ng mga Christmas ornaments. Every day bukas siya, paring Danny. From January all the way to December, every day ang negosyo talaga niya ay magbenta ng Christmas ornaments. Hindi siya nagsasara, no, hindi siya pang holiday lang, every anytime day of the year. Yes, so sabi ko nga dito, ramdam mo ang Christmas anytime you go there. Pero sabi ko, sa panahon ngayon, 8 years ago, hindi nga natin naisip na mag-iiba yung ating mga traditions, no. Katulad niyan, hindi ka makapagsimba kahit na pista, no, ng ating Mama Mary. Tapos pag Christmas, etong Christmas na to, I don't know kung papayagan pa rin yung mga family reunions at family gatherings. So nabanggit ko nga na 8 years made a lot of difference, no. Nagbago ang mundo natin, and Christmas won't be the same dahil po maraming mga pamilya natin, kapamilya natin ang nalagasan ng mga kapamilya nila, mga kaibigan nila, at trabaho nila. Sa ABS-CBN na lang po, may ilan po kami mga kapamilya na yung po ano ay nabawian wala po dahil nga po dito sa pandemya. So, medyo mahirap na mag-celebrate ng Christmas knowing na maraming mga tao ang nagdurusa, no, dahil po sa pinagdaanan nila sa COVID. So, mga kapamilya, sana po ay ipagdasal natin na talagang iligtas po tayo sa pandemya nito. Ay nako, paring Danny, meron pa pala tayong isa pang iahabol na. Kuha lang daw tayo ng update, pare. Weather, no, yung kay Julina, ano na ba ang latest doon? Nasa linya ng telepono si Pag-asa weather forecaster, si Chris Perez. Good morning, Chris. Si Tony at Danny. Morning, Chris.
Magandang umaga din po sa kanila. So patuloy nga nating minomonitor ang severe tropical storm na si Julina. At kanina ng alas 7 ng umaga, ito ay nandito na sa may bandang coastal waters ng San Juan, Batangas. Dahil dito, effective pa rin po, nakataas ang warning signal number 2 sa Marinduque, northern and central portion ng Oriental at Occidental Mindoro, sa Lubang Island, sa central and southern portion ng Quezon, ganun din sa Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Metro Manila, southern portion ng Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales at Tarlac. Samantala, warning signal number 1 nakataas sa natitirang bahagi ng Quezon kasamang Pulilo Island, sa Camarines Norte, sa western portion ng Camarines Sur, western portion ng Romblon, sa natitirang bahagi ng Occidental at Oriental Mindoro, ganun din sa La Union, southern portion ng Benguet, southern portion ng Nueva Vizcaya, southern portion ng Aurora, sa buong Pangasinan, Nueva Ecija at sa natitirang bahagi ng Bulacan. So, yung mga areas na may warning signals number 2 and 1, inaasahan na makakaranas ng masungit na panahon. Mga pag-ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa, mga malakas na hangin na pwedeng makasira ng mga bahay na gawa sa lumang materyales, o makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, makapagpatumba ng ilang uri ng halaman. As much as possible, stay indoors po yung mga kababayan natin at patuloy nga makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at DRR officials para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Ganun din yung continuous monitoring, no, sa 3-hourly update ng pag-asa sa bagyong si Julina. Ang susunod po nating update ay mamayang alas 11 ng umaga. Samantala, ang typhoon naman na si Kiko, bagamat nasa loob ng ating PAR, ay walang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. And within the next 3 to 5 days, no, inaasahan na kikilos ito patungo sa bandang Taiwan area. Ganun pa man, patuloy din tayo mag-provide naman ng 6-hourly update kay Kiko. Meron din tayong bulletin mamaya para sa kanya, alas 11 ng umaga. Mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Chris Perez nag-uulat. So bali, Chris, yung si ano pala, si Kiko, hindi mararamdaman for the next 6 hours. Nandito na siya, pero sabi mo hindi siya masyadong significant, no? Napapasok sa atin. Opo, sa pagkaya po natin, within the next 3 to 5 days, patungo ito dito sa may bandang Taiwan area. Ngayon, kung may direktang maapektuhan man, inaasahan natin, ay yung bandang dulong Hilagang Luzon. Kaya't yung mga kababayan po natin doon, mag-monitor din po sa update natin sa bagyong si Kiko. And also, hindi rin natin nirurule out yung posibilidad na sa mga darating na araw, yan ang nakalagpas ng landmass ng bansa itong si Julina, at habang kumikilos naman si Kiko patungo dito sa Taiwan area, ay magkaroon tayo ng habagat episode. Oh, okay. Lama, Chris. Thank you. Chris, okay. Habol ko lang, Chris. Kasi kagabi, mga 2 a.m., medyo gising pa ako noon. Tinitingnan ko yung real-time track nitong si Bagyong Julina. Pero noong 2 a.m., parang ang nakita ko noon ay dadaan pa siya o mahahagip niya yung mga lugar dito sa Metro Manila, no? Pero ngayon ba ay hindi na mangyayari yun? Kung ang pinag-uusapan po natin ay yung mismong sentro, hindi na natin ito inaasahang dadaan pa sa Metro Manila. Bagkus okay. Ngayon ang projection natin na pagtawid ng sentro ay more on the Batangas or northern part of the Mindoro provinces area. Subalit, gaya nga ng binanggit ko kanina, under warning signal number 2 pa rin po ang Metro Manila kahit malayo sa sentro. That is why kailangan prepared pa rin po tayo. Hindi lamang Metro Manila, kundi lahat ng lugar na may warning signal na nabanggit natin kanina. Oh, kasi okay. Ang ibig sabihin nun, yung mararamdaman natin dito sa Metro Manila is more yung ulan. Pero yung hangin, medyo bawas na ba yung panganib ng hangin dito? Well, hindi rin natin nirurule out, no? Basta meron po tayong warning signal number 2 kasi inaasa natin talaga yung malalakas na hangin bukod pa sa ulan. Pero, of course, yung mas malapit sa sentro, yun yung mas makararanas po talaga ng mas maraming paulan at mas malakas na hangin. Kaya nga po, yung 3-hourly update natin, no? At patuloy din natin kino-coordinate ito sa ating mga partners sa Disaster Preparedness and Mitigation, particularly with the OCD and the RMC para at the local level, lalong-lalo sa mga SMA apektuhan, ay mabigyang abiso po yung ating mga local government officials at saka DRR officials. Okay, sige. Thank you very much, Chris Perez. Thank you, Chris. Pag-asa. Alright, so paring Danny, ito mabilis din. Isusunod naman natin. Alamin natin kung ano na ang kasalukuyang estado ng ating mga dams, no? Kung ano po ang water level ngayon na napakalakas po yung buhos na ulan mula pa kagabi. Nasa linya po ng ating telepono ngayon si Dr. Sevilio David Jr.,
siya pong Executive Director ng National Water Resources Board. Apo, Dr. David, good morning. Good morning si Tony Velasquez po at si Danny Buenafe. Ay, magandang umaga po sa mga Tony at si Danny po sa mga taga-pakinig po. Mm-hmm. Kamusta po? Yung water level, oo. May pag-ugnayan po kayo sa ano ba yung usually yung hydrology section ng PAGASA kung ano po ang water level sa mga dam? Opo, no. Ito naman po, ito pong PAGASA ay kasama po sa technical working group no ng NWRB, lalo pa dun sa pagmamanage ng mga dams natin, particular po ang Dat Dam, no? At sa ngayon po, ito pong bagyong Julina ay masasabi po natin, no, ay nakakatulong, no, sa mga pag-recover, no, ng mga dams po natin. Alam naman natin, yung mga dams natin ay napaka-importante po, no. Ito po ay nare-recharge ng maayos parang po sa kapakanan, no, ng mga kababayan natin, lalo na sa mga irigasyon, sa hydropower din po, at sa Metro Manila po ay napaka-importante ng Dat Dam para po sa water supply natin sa Metro Manila. So sa kasalukuyan po, ito pong bagyong Julina ay sa tingin po natin nakatulong sa ang Dat Dam, no, at tumaas po ito ng halos kalahating metro mula po kahapon. So nasa level po siya na 194.44 meters po kanina umaga. Pero masasabi po natin na ito pong 194 ay medyo hindi malayo pa ho, no, dun sa target natin na 212 bago sana magtapos ang taon, no, para mabigyan ng seguridad, no, yung supply natin sa tubig, no, para sa irrigation. Ganun pa man po, ay may mga dams din po, no, na sa mga patuloy na pag-ulan, ay kagaya po itong Ipo Dam, no, medyo hindi naman po kasi kalakihan ng dam ito, ay nagkakaroon po ng ceiling, no, ngayon pong umaga, no. At pero hindi naman po sa ganong kalakihan, nasa ano po, no, nasa mga 50, no, 50 cubic meters per second po ang pag-spill ng Ipo Dam, no, dito sa may area ng ano sa Garay po, no. At ito naman po ay ganun pa ba, no, magkakaroon din ho ng counting pagtaas po ng kailugan diyan sa may bandang ibaba po, no, ang that area po. Dahil din po na sa mga ceiling na nangyayari po dito sa Ipo Dam. At magkakaroon din po ng periodic na pag-adviso po sa mga kababayan natin sa ibaba po ng Ipo area po. Okay, right. Sige. Thank you po sa update, Dr. Devin. Ingat po kayo lagi. Salamat, Dok. Salamat po. At maraming salamat po at magandang umaga. Yan. All right. So at least, ha? Meron pong pakinabang ang malaking volume ng rainfall po na nararanasan natin. Siyempre, kailangan po makarecover nga naman, ano, yung mga dams na marami-rami din po ang siyempre tawag dito yung humihigop ng tubig sa ating mga dams for residential and agricultural use. Okay, sige. Parang Danny, alam mo, ngayong umagang ito, siyempre, enjoy na enjoy pa rin na makinig sa atin, na ating mga kaibigan, ha, sa Manila. Ang dami pala nakatutok, ha? Sila Mon Samson, no? Talaga naman yung mga potogs daw at mga piloto sa Manila Bulletin. Ay, habang nagkakape, nakikinig sa atin, nanonood dito sa On The Spot. 9,000 viewers, ha? YouTube daw, pare, Tony. So, thank you very much sa inyong pagtitiwala at nakatutok sa atin sa On The Spot, pare. Tapos si Kuyang Ben Cal, ating pong media. Si Kuyang Ben Cal po ay nagpapaalala po sa atin. Let us pray intercession. For powerful intercession ng Blessed Mother daw para matigil na yung pagkalat pa nitong COVID. Amen, Ben Cal. Alright, so paring Danny, tamang-tama, no? Tayo ay nakapag-panayam sa dalawang pare. Eh, tayo din naman. Ikaw, paring Danny ka rin, eh. You are... Father, ha? Huh? Okay. Paring assistant. Meron na tayong reaction, pare. Nakita mo na ba yung kolitan? Meron na. So, anyway, sige. Ang ating pong kolitan question nga for today, ano ang inyong saloobin nga sa pabago-bagong quarantine status na ipinatutupad po ng pamahalaan? Narito po, ha, ang sagot ng ating mga kapamilya. Si Martial Law, kita mo naman ang kanyang pseudonym, Martial Law. Pinakikita lang kung gaano kalito ang tugon ng gobyerno sa pandemyang ito. Nagiging desperado na sila. Kahit dumadami ang kaso, ay pilit pa rin mag-experiment.
Ang problema, hindi naman nila alam kung paano gagawin ang experiment. Kaawa-awang mga mamamayan. Pari nga, ikaw na daw. Sabi naman ni Lenny Wadan, nakakahilo, nakakasawa na kanilang experimental ideas how to deal with pandemic. No more lockdowns, but focus mainly on build our economy with less infra project. Give more budget to our health system, education, and public services. Ayun. Mm-hmm. Si Joanne, ang sabi niya, huwag namang gawing biro ang sitwasyon natin, pag-isipan mabuti ang bawat desisyon. Okay, tama. Sabi naman ni Colette, binago nila kasi hindi na pwede mag-ECQ dahil walang pang-ayuda. Pinalitan nila ng granular at may mga level. Kung level 4 katumbas ay ECQ, kapag nilagay sa level 4, dapat may ayuda yan, katulad din sa ECQ. Mm-hmm. Ito, mahaba-haba ang aking babasahin na si Artie. Ang sabi ni RT, mahaba ang sabi niya, nakakadismaya. Oh, parang gano'n. Loaded, ha? Sabi naman ni Dino Benjamin Mencias Perez, nagpapatunay na hindi totoo na ang the best and the brightest ang mga tauhan sa gobyerno. Sa pangungunan ni Duterte, isang taon at kalahati ng pinatutunay na palpak at incompetent ang administrasyon na ito sa kanilang pamamalakad laban sa COVID. Mahusay lamang ang mga ito sa mga bagay na pagkakitaan nila at sa pagtatakipan. Mm-hmm. Si Suke Virgilio de Delas, ang sabi niya, as usual, kulang sa foresight at proper planning. We do not need these kind of people in a very serious pandemic status that we're facing right now. They should scale their skins off and resign, all of them, from their respective posts and let the real experts with short and long-range vision handle the management of this crisis. Apparently. Sabi ni Maong, isa lang ibig sabihin niya, hindi sila handa sa pagsusupo ng COVID dito sa atin, halatang COVID business dito. Ayun. Si Abner Abeha Oblea, deciding just by looking at the sky and clouds, not basing on what their data are speaking of scientifically. Talaga lang. Daydreaming, parang ganun. Sabi ni Boy Okab, litong-lito na ang gobyerno, hindi na nila alam ang gagawin nila. Mm-hmm. At si Epifanio Victorino Santos, ang sabi niya, COVID TikTok. Paulit-ulit na mag-2 years na at ganito pa din ang sistema. Hindi ano COVID TikTok ba 'yan o COVID boomerang? Yung boomerang kasi hindi ba parang aabante tapay babalik, di ba? Paatras abante. COVID boomerang. Nako. Hey, batiin ko lang, nanonood din sa atin pare si Yen Mangalili. Ito ang butihing may bahay ni Ambassador Senen Mangalili, no? Lagi pala nanonood sa atin, ha. Thank you very much, Yen, ha, sa taga Bulacanyan. So yun lang, regularly watching us. Salamat po. Oy, salamat. Ambassador Senen, thank you. Yes. So, alam mo, happy my birthday. Natutuwa ako, parang Danny, na, you know, sabi nga ni Father Aris season kanina, no, na mas madali nga sana kung isang pindot na lang ay mapapanood na, no, yung mga programa ng ABS-CBN sa television o sa radyo. Pero ganyan nga, no, ang sinapit po namin dito po sa aming himpilan inaano na lang namin yung sinisikap po namin na maihatid nga po ang mga impormasyon at balita sa pamamagitan ng aming mga digital platforms. Kaya nagpapasalamat kami ni Paring Danny at syempre sa lahat po ng bumubuo ng teleradyo na hindi po kayo bumibitaw sa amin. At kahit paano, napipilit nyo rin po na hanapin kami katulad ni Father Aris. Kahit na mahirap daw natin hanapin. Pero yun na, nagtsatsaga dahil siguro naman may kinapupulutan sila ng aral, pare Tony. Yes, I hope so. Anyway, so babati po tayo. Ba? Marami pong mga nag-birthday. O, ka-birthday nila si Mama Mary, ha? So simulan natin, Father Danny tuloy. Paring Danny, Father Danny. Ay, naku, mamaya, Bishop Danny na yan. Ano ba? Si Kevin Christian Enriquez. May birthday ngayon. Happy birthday! Ira Sofien Fermin. Si Lydia Perfecto Fernandez. Christine Lorenzo. Si Aaron Martinez. Joseph Tablatin. Si Jerome Evasco. Kevin Luis C. Si Luke Sanchez. Happy birthday! At Serene Lois de la Paz. Si Ray Martin Sevilla. Si Lord Lucido. Happy birthday! Si Yeti Odarbe Palakay. Adela Romero.
si Professor Ferdinand Serbon Bondame. Oy, happy birthday! Paring Danny. Ako rin, may babatiin. Oh, sige, go ahead. Ating kapamilya ito ay lagi siyang, alam mo na, nakakapamasyal sa mga beach. Mahilig kasi siya sa mga travelog eh. Yung kanyang mga feature. At siyempre, ay pinapakita niya na napaka-physically fit po niya, ha? Kaya pwedeng-pwede siyang maglakad sa beach na sexy, alam niyang... Well, hindi ko naman nasabing gano'n. Pero masasabi natin na ang kanyang... Glamorosa. Yung kanyang healthy living po, ha? Talagang actually pay. So, happy birthday! Okay, Marie Lozano, yung po host ng programang Cityscape po yan. Happy birthday! Sino ba, partner, happy birthday din. Birthday ni Cheche Lazaro ngayon. Okay, happy birthday, okay. Ma'am Cheche. Happy birthday! Tapos, batiin ko rin ang aking kaibigan at si Vincent Bartolome. At isang subscriber natin, supporter ng TFC to, si Lolita Body na naka-base sa UK. At si Nico Matias, happy birthday! Happy birthday! Babati rin ako ng isang maligayang kaarawan sa ama ng ating kapamilyang si Nina Corpus, si Attorney Nesty Corpus. Happy birthday po! Happy birthday, sir! Tapos sa aking dating kasamahan sa Radyo Veritas, si Jovencio David, si Dave. Happy birthday, Dave! Ha? Happy birthday! A good celebration happy kahit birthday. Na mahirap ang panahon. Alright, so mga kapamilya, oras po natin ay 32 minutes na po, past 10 o'clock. Salamat po at sinamahan niyo po kami dito sa ating programa ngayon sa Teleradyo On The Spot. Kahit po mabagyo, ay sana po ay lagi po tayong mag-ingat. Keep safe po lagi mga kapamilya. Ako po si Kakanturing Tony Velasquez. Danny Buenapeho, Yotata, Pilipinas, galing ng Pilipino saan man sa mundo. Ingat! Alright, thank you very much. Happy birthday, Mama Mary. Susunod na po ang Lingkod Kapamilya. Kasama po ang inyong action man, Julius Babaw. At syempre po, ang maghahatid po sa inyo ng mainit na pagkanta. Pagkanta talaga, no? Kahit na po umuulan, ay mapapaliwanag po niya ang inyong araw si Ate B. Bernadette Sembrano Aguinaldo. Hanggang bukas po, tayo po ay magbabalik ng alas 9. Samahan niyo po kami ulit bukas ni Paring Danny. Paring Danny, bye-bye! See you! Bye-bye, pare! Thank you! Ingat, kapamilya! On the spot! Kasama sa lahat ng panahon. Hindi lang pagbabalita o pagbibigay ng impormasyon. Mahalaga din ang public service. Napakalaki palang challenge. Makakabangon po tayo. Magpupon kayo ng panahon. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya. Bigyan ng servisyo. Magbubunga po. Kailangan na pang jump start. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at servisyo publiko sa bawat kapamilya. We are grateful. At wala ko sa mapagpalang kamay. Ito po ang nag-iisang Teleradyo. Tatlong dekadang nangunguna sa public service, patuloy na isusulong ang pagtulong. Bawat problema. Susolusyonan. Bawat reklamo, aaksyonan. Ito ang programang lagi